Pero napanood ko yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Ayun nga yung topic natin, di ba? Yun yung sinabi niya, oh, oy, kayo mga incompetent dyan! Hindi naman ganun yung pagkasabi niya. Medyo malumanay naman. Ayun niya sa ano? Toll regulatory board! Kung hindi nyo kaya kayusin yan, pag silayas na kayo dyan! Eh, yun yung ano, PRRD, ano ba to? Banat by version. Magandang gabi sa'yo, PRRD. Magandang gabi sa'yo, Pangulong Duterte. Balita ko, nipapanood mo daw ang mga videos ko. Tuwan-tuwa ka daw sa akin. Salamat po. Okay, mag-alala, magbe-behave po ako. Promise. Ayun na nga. So, eto na, pag-usapan na natin. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, kung totoong nagpabaya si Duque, pwede siyang maharap sa kasong gross negligence. Sana naman daw hindi kickback ang dahilan nang umano'y naon siya ming pagbili ng bakuna. Sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, kaya lang daw may negosasyon ngayon dahil nga raw napag-iwanan na tayo sa maagap na pag-order ng bakuna. Hiningan po ng GMA News ng paliwanag si Duque pero wala pa siyang sagot. Ayan. So ayun na nga, kay Duque naman tayo. Makakapagod nito si Duque. Alam nyo, tama naman si Presidente na sa tingin niya wala namang, hindi naman korupto si Duque. Napakapangit naman kaagad yung sinasabi ni ano na korupt kaagad. Ang feeling ko lang ha, ito this is my opinion. Ayun, salamat naman bodyguard at nilagay mo yung ano ha, yung link. Kasi ang tagal ko ng ano yan eh, inahanap yung link na yan eh, nabura ko yung akin eh. Thank you bodyguard for your kind consideration. Ayun, sa akin, sa tingin ko lang naman po ha, ito ay aking opinion lamang ha. Sa akin, sa tingin ko, ito si Duque, eh talaga hong walang sense of urgency. O sabihin na natin medyo mahina. Gino Shino, ay grabe, ang ganda ni Madam Gino Shino. Ang ganda mo. Kita nyo ba yung pulang lips niya? Yung lips na ganyan, nako, yung mga pulang lips na yan. Pagka ganyan, marupok ako sa pulang lips. Gino Shino. Grabe naman, thank you very much. Dahil dyan, mag-commercial muna tayo para kay Madam Gina. Madam, dapat kasali ka dito. Mocha girls, mocha girls, mocha girls. Di ko mapigilan na sila'y titigan, lalo na sa malapitan. Napakasarap nilang kasayawan. Nakakakit, ibang klase parang nasa langit. Mocha girls, mocha girls, mocha girls, mocha girls. Ayan, palakpakan. May ganyan, padilaw, may pa-pink at may pa-red, meron tayong commercial. Tapos pagka marami na tayo, promise, gagawa pa ako ng iba't ibang commercial. Para masaya naman. Sabi ni bodyguard, parang gusto ko yan sa live ko ha. Sorry, exclusive lang yun dito ha. Huwag kang ano. Joke lang, joke lang. Anyway, ayun na nga, ano man pinag-uusapan natin, yung maganda, yung pulang lips, ay hindi po. Well, joke lang yun, okay? Ayun na nga, si Duque. Ito kasi si Duque, feeling ko lang naman ha, feeling ko lang naman, okay? Correct me if I'm wrong. Feeling ko naman, hindi siya corrupt. Talagang mabagal lang siyang gumalaw. Okay? Feeling ko medyo... Basta mabagal lang siyang gumalaw. O kaya naman, hindi siya ganun kagaling in terms of commanding his people. Okay? Kasi kung merong takot o kaya respeto sa iyo yung mga tao mo, dapat, kasi sinabi niya, dumating lang sa akin yung kontrata nung October. Eh kung medyo may takot at merong kang strictness, merong kang magaling na pamamalaka, dapat agad-agad nung kinausap ni Teddy Boy Loxin at saka nung ambassador, yung Pfizer, eh dapat agad-agad binigay sa iyo tapos pirma ka agad kung ano. Wala pang isang araw i-review yun eh. Bakit inabot ng katagal? Ayan tuloy. Grace, Life in US. Isa pa. Shout out po sa mga banateros. Sige, isa pa. Okay?
Isa pa! Ayan, Applya Breed, Boss Man, at bago ba ata ang hat natin? Opo, bago po yung hat at bago rin po itong shades na bigay po ni Sir Randall at Madam Mechu, ang pamasko niya. Okay? So, yung mga taga-Amerika, taga-Canada, kung nais ninyo, matatanggap po yan si Randall, si Boss Randall, tas ipapadala niya through Johnny Air. Yan ang coordinator natin sa Amerika. May ganun? Coordinator. Sabi ni Ampalay Breed, aba, sino dyan galing sa Air Force One? Wala po. Excuse me. Kabisado ko lahat ng kababaihan sa Air Force One. Hindi kasi ano yun eh, kakilala ko yung dating nagmamanage doon. So, ito walang biro ito. Kwentuhan ko lang kayo bago magseryoso. Ito. Alam nyo ba, nung panahon ng Mocha Girls, ganito yan. Pag may mga nag-audition, ang sikreto ko, kukuha na namin sila ng video tapos ilalabas namin publicly. Since kilala ko kasi yung mga man, kasi nagsishow kami sa ano, sa Air Force One, nagsishow kami pagka mga anniversary nila, nagsishow kami doon, pati sa classmate, pati pa ho sa mga iba't ibang KTB. Okay, meron silang special show, bahala sila kung ano ginagawa nila doon. Basta kami magpe-perform lang kami. Sasayaw na kami. Yun lang, sasayaw lang ang Mocha Girls, wala na. Tapos alis na kagad. Kilala nito mga to, lalo na yung mga, sorry for the term but this is true. Lalo na yung mga bugaw sa entertainment, kilala nila ako na stricto pagdating ho sa mga artist ko. Alam nila, pag artist ko, bawal nang mag, alam niyo yun, bawal nang gumawa ng kalokohan, bawal na magpawok, bawal nang kung ano-ano, bawal nang rumakit, basta artist ko. Kilala kami ni Mocha noon sa industriya na stricto. Kaya noon, pag may nagte-training, may nag-o-audition, binibidyo namin, tapos inilalabas namin in public. Tapos yung mga kaibigan ko na manager ng ganito, tsaka bugaw ng ganyan, tatabihan nila ako. Bye! Sabi ko, oh ano yun? Balita! Yung isang nag-o-audition sa'yo, daddy kong alaga yan. Pag sinabi na nilang ganyan, ibig sabihin, X na kagad sa akin. Kasi napaka, sobra hong stricto ni Mocha. Kung ako stricto, grabe yung stricto ni Mocha noon. Pagka kay Mocha noon, galing na sa alanganin, kahit anong ganda, wapak sa kanya. Ayaw niya kasi na, lalo na pagdating ko yung pagpupunta kami ng ibang, kasi sa mga ibang lugar talaga, uso yan, sa mga probinsya, ginagamit lang nilang front yung pagiging dancer, pero pagdating na doon, nagbubuk na yan sa mga politiko. Eh, kaya sa amin, ang ano ni Mocha noon, ayaw niya na may ganyang history yung Mocha Girls. Kaya pagka sinabi niya, eh, hindi ko na lang alam, after ha, hindi ko na alam, wala na akong pakialam sa kanila kung after. Basta kay Mocha, ang lagi niyang sinasabi sa akin, bye, pag may merong pinanggalingan niyan, huwag mong kunin. Pangalawa, pag alam mo na gagamitin lang yung grupo para umangat ng presyo, tapos biglang aalis, kasi may mga ganyan eh, gagamitin yung grupo para tumaas ang presyo, tapos mag-aalis, tapos doon na gagawa na ng kalokohan, o kaya naman, gusto lang magpagawa ng kung ano-ano, kasi libre dahil kay Doc Eric, yapuan ko ng Icon Clinic, pag ginagamit lang yung grupo. Sibak agad yan. Kaya alam namin, yun lang. Kaya alam namin, may tinatawag sa amin, oy, wag mong, marami na kaming ganyan. Tinawag sa akin. Sabi nila, oy, wag kang ano, wag mo nang kunin yan. Naibigay ko na yan kay, toot! Naka! Na ano na ni Tut yan. Wag mo nang kunin yan. Delikado ka dyan, bye. Sibak na kagad. Ilang yun. Okay, next.